Yes po, very very first. Kasi usually po kami mga queens, we do like mini concert sa bar. Sa O-Bar? Opo, sa O-Bar po yung nectar. Kaya po, nakaka-pressure. Kaya pangalan ko lang po ngayon, pressure po na Nicole. Pressure Nicole. Ako po, na-excite ako, syempre, kasi yung nangyari po sa lives namin after ng Drag Race, hindi lang po sa amin nagkaroon ng effect, kundi pati sa drag community sa Philippines. And feeling ko, ito pong concert na to, magkakaroon din po ng effect sa lahat ng drag queens din sa Philippines at pati din sa community na isa-celebrate na, diba, ang drag, kaya na din mag-concert sa mga big stages like this. Yes! Hi! Very excited kami yung Divine Divas kasi minanifest lang namin to 1 year ago or like few months before bago mag-1 year. Pagka pandemic, kami tatlo yung nagkulong sa isang condo apartment. Tapos sinabi namin saan kaya dadating itong pangarap natin magtuloy-tuloy ng pag-drag. So hindi namin expect na mag-aabot sa Drag Race, tapos nangyari yung Drag Race. Tapos ngayon magkaka-concert kami na for sure. Sino lang ba yung nakikita natin nagtadrag or LGBTQIA na nag-concert? Diba? Usually, si Direk Ai, si Vice Ganda, and now kami tatlo representing the drag community first in the Philippines. So, very excited kami. Ano yung preparations na nagawa niyo ngayon? Siyempre, marami na nakakapanood sa inyo sa O-Bar and other bars. Ano yung pasabog na gagawin niyo pa dito? Nakapag-prepare na pa kayo pala? Ako po actually, namamalengke po ako. The gym, nag-workout, di ba? Ano po kami, meron po kami mga, may katap po kami intervention, kami tatlo talaga. Kaya po di ba yung intervention tawag sa show namin? Kasi meron po kami ano, orasyon, na kami lang po yung nakakailan kung paano namin siya ginagawa. Doon po kami nag-prepare, actually doon po namin minanifest lahat kung paano magiging flow ng show, kung ano pa yung mga gagawin namin sa mga next na taon. Kaya po, intervention po talaga yung sikreto namin. Ayun po, mga preparations. Madami po, syempre mentally nagpe-prepare na din kung paano ba ito mangyayari dito. May photoshoots din, meron ding rehearsal, dance rehearsals. Nagkakabisado na din po at nagsusulat. Kaya abangan niya. And then yung mga gagawin namin eksena at saka pasabog sa concert is yung hindi pa namin ginawa sa bar or mga performances or acts na hindi niyo pa siguro nakita sa dito sa Philippines or siguro nakita niyo siya sa iba pero first time namin gagawin in first time. Ba? May magpupumis buhay. Meron po kakain ng manok. May buhay ng manok. May kakain ng bubog. Okay. My last question is for the losers and the CI. Ano yung nakita niyo sa drag piece na sila talaga yung kailangan yung first na i-produce as a major concert niya? Apart from the Liza na. Liza? Sige. Well, na-experience yun naman kanina how talented they are. So I think yung difference lang on sa pagtawag sa kanila ng world class is that platform para mapanood sila ng mga tao. So, we really believe that the mainstream stage belongs to these queens. And hindi lang kami yung dapat maka-experience kung gaano sila kagaling, hindi lang yung sidelines, hindi lang underground, pumunta sa bar. The entire public, yung buong Pilipinas, deserves this kind of talent. So, for us, it's a risk, of course, but it's time. It's the perfect time for them to be there, to shine their bright light, to represent the LGBT community in such a colorful and explosive way. And yun nga, may experience yun siya sa show na yun. Kasi they're more than just female impersonators. Yung history ng drag sa atin talagang nag-umpisa sa ganon. But as we evolve, as we appreciate the culture of drag, they can be anything and you want them to be. So they are musical performers, they are theater performers, they are actors. So dito sa magiging show natin sa ultimate drag experience talaga. Kasi
nagpagawa kami ng musical. May sarili silang musical na part ng performance sila. And they're launching their new song. So, na sila ang kumanta. O, diba? Ayun, so, ano lang yan? Basta, sneak peek lang sa mga ma-experience sa show na doon. Yeah. Ako naman, unang-una gusto ko sabihin sa inyo na mula nung bata ko hanggang ngayon, 60% ng barkada ko, 80% yata lang, okay? LGBTQIA. And nangako ako noon sa sarili ko na medyo umangat na o nakakaluwag-luwag na unang tutulungan ko at unang iangat ko ang mga LGBTQIA. Dahil deserve nila yon and maraming magagaling na LGBTQIA. Okay? And tama na, marami na negatibong nangyayari sa na mga nagdaang taon. Gusto ko namang sumaya tayo. Good vibes naman. Love, love, love. Papano sila? Kanina, sa pag-perform nila, kanina nakita ko lahat kayo nakamiti. So gusto kong i-share yung unity na yun sa lahat ng mga audience na manunood sa February 10. Kaya, alam nyo na, kumuha na kayo ng ticket. Yun talaga yung gusto kong mangyari. Good vibes sa taong 2023. Tama na. Marami namang nangyayari masama. So, tayo naman, subukan naman natin sa sarili natin, hanapin yung kaligayahan at hanapin natin kung sino ang makapagpapaligaya sa atin. Ay naniniwala ako mula bata ako hanggang ngayon, LGBTQIA ang kasama ko sa buhay ko na nakakatuwa, good vibes kahit anong mangyari at nandyan sila sa tabi ko. Isang example na lang, ayan. Mahal na mahal ko. Kaya ngayon, eto naman ang tatlong. Tatlo ang yayakapin ko sa pamilya ko, sa pamilya at tayo. Ice! Sinabi na nila lahat eh. Ano ba sasabihin ko? Of course, I have a very special relationship with these three because, of course, Drag Race Philippines, so we go closer in the workroom. And, syempre, habang pinakikinggaw... Meron na kong stage wife. So dun pa lang, you know, when I hear them talk during the, you know, during the workroom, mga moments nila, I would always hear yung mga pains na pinagdadaanan nila, you know, sa mga clubs sometimes, you know, kulang sa bayad, hindi ba enough, hindi talaga nabibigyan ng opportunity. And when I saw them perform, my God, I was blown away. These are very talented people. And, yun nga eh, di ba, parang gusto ko kami ni Liza, sama ni Nanay na sana yung mga talagang masasabi natin, punong-puno ng talent, mabigyan talaga ng chance, maipakita yung kung anong pwede nilang ibuga sa mainstream concert scene. And finally, pangarap nila to, pangarap din namin to para sa kanila. So, we're very, very happy that this is happening. Congrats. Ako, so, siya pinapasabi niya. So, ano pinapasabi mo sa akin? Hindi ko kasi narinig sa salita ako eh, ha? Yung hindi daw alam. Ayun nga, so, ito po, director po. Nung first season po. Second po eh. Congrats. Mabuha. Hello, congratulations po at least sa mga bagong mga producer na abangan sa mga pasabog. At pina-experience rin po sa amin yung saya. Di ba kanina talagang tuwang-tuwa kami. Mini concert yata ito, not just a press con. Yung first question ko for ano, for the drag queens. Tanong ko lang si Divine Divas, anong masasabi niyo na unti-unti nang natatanggap? Di ba? Parang kasi parang dati you just perform on stage, tapos sa mga maliliit lang na bar. Ano yung masasabi nyo na ngayon, eh parang unti-unti nang natatanggap yung drag queens? Hindi lang yung mga stand-up comedian, but kayo din, di ba? Unang-una po sa lahat, grateful po kasi ako po 12 years na ako sa drag industry. Nagsimula po ako bagets-bagets pa ako. So ngayon po nakikita ko na ang dami-dami ng yumayakap at ang nakakagulat actually sa shows po namin, ang nanonood po sa amin karamihan mga babae. Kaya po minsan ang show namin, minsan ang may danggit. Ayun, kung mga parang iisa po yung song namin inaasahan na magiging audience namin, mga babae na super sinusundan kami kahit nasa Cebu kami, kahit sa banyo, sinusundan na rin ako. Kaya minsan nakakatakot din. Hindi po, grateful po ako talaga and very thankful na finally
ngayon po nabibigyan na kami ng sarili naming pwesto sa mainstream. Ako po, syempre, nakakatuwa na makita na nai-invite ko din kami sa mga event na wala namang kakonek-konek sa drag. Alam niyo, dati po na nai-invite lang kami sa mga parties, ganyan. Minsan, fiesta, ganun, or kung saan-saan man kahit ribbon cutting, may drag queens na din. So, parang ngayon, mas nakikilala na din kami ng mga pamilya, hindi na lang ng bakla sa pamilya, pati ng mga bata na natutuwa ako kasi one time may nag-invite sa akin 60th birthday nung lola. Tapos nandun lahat ang apo niya. Tapos tinanong ko, hindi po kayo natatakot na mga hinaharap niyo sa kanila, mga bading na pasabog. Sabi niya, wala daw yun sa pinapanood nila, nasa pagpapalaki daw. So, nakaka-touch and sana mas magtuloy-tuloy pa. I'm very happy and I think deserve to ng hindi lang ng drag queens or ng drag community but ng nating lahat. Lahat ng buong LGBTQIA community. Kasi kung kami natatanggap na, one more na mas natatanggap na talaga at na-embrace na yung mga hindi kailangan mag-bihis na dito para matanggap. Yung mga nagtaguyod itong community natin earlier before us. So mas ang sarap sa feeling na yung mga susunod sa aming generation hindi na mahihirapan kasi may nagre-represent na sa kanila. Meron nang gumagawa ng tulay para sa kanila para mas matanggap sila nung tao sa paligid nila and also matanggap nila yung sarili nila mismo. Curious lang ako, curiosity. Tanong ko lang, sino yung favorite local? Kasi parang napapansin namin more on mga international yung pinaperform niya eh. Alam ko may mga local din kayo mga ginagaya. Sa sino yung mga favorite yung i-perform na local artist? Para naman ano din kami, familiar. Ako po kasi hindi po talaga ako mahilig mong gaya eh. Pero kung mapapanood niyo po yung Drag Race Philippines, sinubukan ko pong gayahin yung si Jaya at saka yung nanay ni Jaya. Kaya yun po, natalo po ako. So yun po. Ako po, ano, gusto ko po kasi yung challenge ako. So, I see Gera po talaga. Wow! Gusto ko magkita na minsan. With the nails. So, ito rin pick, no? So, and then, Regine Velasquez, of course. Beyonce. Bukod po kay Beyonce. Kasi before din po ni Mama Donna ako, Katy Perry. Pero sa Drag Race po, isa po sa challenge ay pinanalo ko. Nag-i-perfume ko po si Hattie Bench. May ano lang, bonus question. Meron ba kayong OPM daw nakakantay dito sa numbers dito sa... Yes po. Isa na rin po din yung nilalaunch namin na kanta. OPM na po siya. Actually, we're very excited with that song because we actually tapped the team of the writers of Amakabogera, ni Maynay. Wow! So, it's that team. So, we're very, very excited for the song. Kumbaga, hindi lang siya basta kakantay to the concert, but really, you know, plan something out of it. Or, we plan to co-produce this with Star. So, we're very, very excited. May last question, sabi kasi ni, ano kanina, ni Beyonce. Gusto kanyang, Precious. Ay, si ano pala, gusto kanyang gayahin, oo. Ikaw ba, Ice, parang nakikita mo rin yung sarili mo to perform with them na... Ay, hindi malayo. Naka-drug din. Actually, then, hindi ba had a plan ng birthday ni Liza, di ba? Kaya ko na sila nung sa'yo, guys, ito ha, surprise tayo, kaso wala. Busy ang lola mo, para mag surprise. So, but yeah, I mean... Are you open? Yeah. Sino ang kaano mo? Oh, sino ang gagayahin mo? Si Argo Clavio. Hindi ko pa alam, but siguro, I don't know yet. Pero tingnan natin, kapag... Iba kasi siyempre mararamdaman mo yun kapag kinauro na yung outfit, yeah. Diba? And wala pa ako sa step na yun. So, let's see. Magtatak muna ako. Charot! Sila ano ba, Chair Liza, saka si Ma'am Ibiang, parang may mga times ba that you want to do the same? Parang you want... Si Chair Liza, performer din, di ba? Oo, di ba? Parang ini-imagine namin, makikita rin ba namin soon na... Nagpa-practice na ako sa TikTok. Si Ibiang. Oh, yeah. Yung sabi nga ni Ice, supposed to be 40th birthday mo, ang team talaga is drag. So, opportunity namin talaga to channel our drag selves. So, why not? No, I mean, makapag-ibig
Sa show! Pwede, abangan namin yan. Siguro, ang point doon yung bottom line is drag is not just for the LGBTQIA+, diba? Pwede siya sa mga allies, pwede siya sa babae, pwede siya sa lalaki. I think what this drag culture na nagiging mainstream is doing for us is it's normalizing that drag can be an art that is for everyone. Si Mama AB ang best actress, kayang-kaya siguro din yan. Actually, sa pinakita nila sa akin kanina, mukhang wala pa sa kalahati, hindi natin. So, kasi yung posibleng makasabay ako sa mga to. Huwag nilang manonong, huwag nilang ako papalakpak. Pero, eto talaga yung gusto kong malaman ninyo. Kaya namin ito, bilang utong grupo to, Fire and Ice, and Bigami, Fire and Ice, and Nathan Studios, yung Becoming Ice, hindi talaga yung concert ni Isa, sige. Gusto ko sabihin sa inyo na launching yon ng singing career ko. Iba na? Wow! Ginamit ko lang si Liza Seguerra, okay? Ginamit ko lang si Liza Seguerra. Well, anyway, hindi. Ang hirap nila sa bayan. Papalakpak na lang ako sa kanila. Gagaling nila eh. Yun na, okay na ako dun. Congratulations for sure. Exciting tong show na to. At marami kayong mapapasaya. Congratulations!